Okay. Now, 5 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay. Tayo tayo na talay na ha. Malinaw ba yung boses natin? Apo. Okay. So this is Attorney Mark Tolentino for free legal advice. Mayroon na tayong caller. I think the name of the caller. Ano ba ang name ng caller nito? Si... Chato po. Oh, Chato. May know your location, Miss Chato. I'm from Bataan po. Bataan. So anong problema po natin? Attorney, tatanong ko lang po. Paano po ang case na say, magpo-post ako ng... So, nasa Bataan ka ngayon? Ayun, in Bataan? Opo, opo. Okay, anong problema? Magpo-post po ako ng open letter sa strange husband ko since matagal na kaming walang communication at nag-ghosting po siya. Pwede po ba yun gawin? At kung kunwari po, i-add ko yung picture niya, magkakaroon po ba ng kaso pag ganun? Ano ba sabihin mo sa post mo dyan? Ipo-post ko lang naman po kung bakit hindi siya nakakapagpadala, kung ano ang nangyari at bakit nung nakikipag-communicate sa kanya yung anak niya, binlock niya. Ganun lang po. So, ano bang gusto mo mangyari? That's why I need to know. Ano bang gusto mo mangyari? Ano bang sa asawa mo? Gusto ko po siyang ma-alert para malaman niya na meron akong ganong issue na kailangan niyang magbigay ng suporta sa anak. Kung magbigay ng suporta, bakit po kailangan pa i-post? But that's a family matters. Hindi po kasi siya nakikipag-communicate and since hindi po siya kasi kung hindi makipag-communicate ang tao sa iyo, gusto mo i-publish sa social media, yan ang gusto mo mangyari? Opo, para po ma-alert siya or ma... Okay, na yan, unang gagawin mo, you prepare a demand letter, i-submit mo sa kanila yon, okay? Para proof na natanggap niya. So, another, pwede ka magawa ng open letter that is your right, but please don't forget na make sure lang na yung sabihin mo sa letter na yan, hindi malicious, hindi libelous. Kasi pagka babalikan ka niya. Okay? Opo. Ang concern ko lang po, kung isasama yung sa post yung picture niya, para lang, kunari, hindi niya mabasa. Kahit mag-post ka ngayon yung picture na yan, wala namang problema yan. Basta hindi lang libelous yung sabi mo. Okay? Hindi lang libel yung sabi mo, walang problema yan. That is your constitutional right of expression. Right mo yan. But kung libelous na yung sinasabi mo, gagawa ka ng statement doon na kapatis na yan, na libelous, ayan ang problema. Okay? Hindi. That's why ang suggestion ko, unang gagawin mo is just to write a letter to him, ipa-registered mail mo sa Philippine Post Office, PhilPost. After niyan, kung assuming na patigas talaga ang ulo, you get a lawyer na gagawa ng demand letter sa kanya. That is the second option. The third, pwede ka na mag-file ang kaso. So, it is your right to do a magawa ka ng open letter. Write mo naman yan. Hindi naman yan, there is no violation for that kung gagawin mo yan. Yun po kasing husband ko, nasa Macau po siya. So, wala problema. Kung yung asawa mo, that is not, hindi yan problema kung nasa magawa. Ang problema dito, kung hindi niya ginampanan ang kanyang obligasyon bilang isang asawa. So, yun ang issue dito. So, just write a letter muna. Then, pag hindi talaga niya ginagawa yung kanyang obligasyon, you can file a case. Hindi naman kailangan mag-post sa Facebook. You can file a case. That is your right. Bilang isang nanay and bilang isang asawa. Legal, kasal ba kayo? Yes po. Ilang anak ninyo? Isa po. Ilang taon ang bata? 17. Oh yeah, so pwede ka yun ang unang gagawin mo, ha? Yung sinasabi ko, yun ang unang gagawin mo. Hindi kailangan mag-post po sa Facebook. But gawin mo sa legal na pamamaraan. Okay po. Pero kung mag-post sa Facebook, write mo yan. Hindi yan problema. Please don't forget na
hindi lang libelous or malicious yung sinasabi mo. Otherwise, okay, pwede ka malimanda ng cyber libel. Okay? Okay? Yes. Okay, thank you. So, basahin ko yung mga nag-comment sa atin ngayon, ha? So may mga nag-comment. Okay, si Sobrang Echo. Echo daw. Dati na, makikin ka natin. Hello? Kumag po sa Facebook, right mo yan. Hello? Okay ba yung boses natin? Hello? Yung boses natin, loud and clear ba or may problema? May nagsasabi dito na echo daw yung boses natin. So, gusto ko malaman kung grabe po ang echo ng both side. Oh, echo. So, I think we need to adjust the sounds. Sensya po ha, kung naging echo, i-adjust po natin ang sounds. So, ngayon, okay na po? Okay na po yung sounds? Okay. Good AM po, attorney, from Charles Dean Mirano. How to connect Zoom? I-click nyo sa taas po. May Zoom po sa taas. I-connect lang po dyan. Pwede na po kayong pwede na tayo mag-usap via Zoom. May click po sa taas dyan. I-click nyo lang yun. Let's talk about the law and pag-uusapan po natin yung dapat natin pag-usapan. Hello? Klaro ba yung boses natin? Anton. Okay, si Anton naman. Mag-usapan, sino to si Anton? Anton Chato Alvaro. And Anton, hindi po kita narinig, okay? Masahin po natin yung nag-comment from Sobrang Echo po, okay? Sana po na-adjust na po natin. Para ipalayo lang po natin yung sound system para at least mas hindi masyadong mag-echo. Anton? Second is, pwede bang magtanong? Yes, pwede magtanong. Just click lang po sa taas. Click na lang po. Pwede kayong mag-join po dito po sa free legal advice via Zoom. Okay? Pwede po bang lumapit po sa inyo regarding po sa utang? Yes, pwede naman. Huwag nyo lang akong pag-aaral sa utang ninyo, ha? Basta legal lang, wala problema yan. Okay, this is Bernadette Peredo. Okay? Bonafard. Okay, si Bonafard naman is watching from Catanduanes. Okay, grabbing echo daw. Ngayon, sana hindi na echo. Okay na ba? Malaw na kiyan. Okay, I think I need to try another sound. Sorry, kung nag-echo kanina. Okay, ngayon, sana po, loud, malinaw na po, nag-echo. Sino po ang unang gustong magsalita? Okay? Tell me kung sino ang unang gustong magsalita. Hello? Hello? Yes, this is Tina Ella? Tama? Hello? 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 Sino po si Danette? Danette, oh? Opo, opo, opo. Hindi po kita nakita, ha? So, unahin mo natin si Tina Ella. Okay, opo, thank you. Hello, attorney? Tina Ella? Hi, Tina attorney. Loud and clear ba yung boses natin? Apo. Or okay, may echo? May echo or loud and clear na yung boses natin? Sa Zoom po, okay naman. Okay naman po. Oh, anong problema natin? Anong problema? Attorney, kasi I filed a case against somebody for cyber libel. May know your location? I'm from Cavite po. Cavite? Oh, so yung background po, ABCD, are you a teacher? Apo. So ano ang problema natin? Ngayon po, after I filed the case po, medyo mabigat po kasi yung ginawa. Posted something na bullying sa anak ko. So na-file na po yung case, ongoing na po. And then, nung one time, nakita ko yung picture nila nakapost. Then I commented, sabi ko, oy, may... meron pong nakapost sa isang group, na picture niya kasama yung mga children niya. Then I commented sa ko, may kaso yan. Yun lang, parang nag-comment lang po ako na may case. Tapos sa kung possible na makulong yan. Libelous po ba yun? Totoo naman po yung sinabi ko. Pero parang out of nowhere lang na naman po na parang bugso lang ng damdamin. Naka-post ba yun yung sinabi mo? Po? Naka-post ba yan? Naka-comment lang po, attorney.
I commented lang po. Na may, anong sinabi mo? Ano may case. Sinabi? Sabi ko lang may kaso, tapos possible na makulong pagka na sintensyaan. Yun lang po. That's the end of, sabi ko, ay, bakit niyo ipin... Sabi ko, bakit niyo ipinopost niyan? Actually, right mo naman yan kung magsalita ng ganun. Kasi lalo na pag totoo naman yung sinasabi mo. Okay? Okay. One of the defense of libel is pag yung sinasabi mo totoo, provided that hindi malicious yung sinasabi mo. Okay? Apo. So, that is yung word na malicious kasi very broad yan. So, depende yan sa court na mag-decide kung whether or not yung sinasabi mo, malicious ba yung sinasabi mo. Mm-hmm. So, and second kasi, kailangan yung kung nasalita ka ng ganun, kailangan properly identify yung sinabihan mo or yung ina-identify mo na makulong yun kasi may kaso yun. Okay? So, ibig sabihin, kung mag-file sila ng kaso laban sa'yo, karapatan nila yan mag-file ng kaso. But of course, may karapatan ka din na i-depensa ang sarili mo. Lalo na pag online libel kasi, o yung tinatawag na cyber libel, very clear po ang batas. Kailangan na yung complainant must be properly identified. Kung hindi naman properly identified, wala yan. Second, it must be published. Which na-publish yan kasi you are nag-comment ka. Okay? But third, is it malicious? Yun ang question. Malicious ba yan? Ibig sabihin ng malicious, ang purpose mo, siraan yung pagkatao niya. Okay? But kung sinasabi mo naman ang totoo, right mo naman yan, freedom of expression mo naman yan. So ibig sabihin, very broad yung explanation about malicious intent, yung tinatawag na yung sinasabi mo, malicious pa talaga yan. So kung mag-file ng kaso sila, may depensa ka. Sabihin mo na hindi malicious yung sinasabi mo. Totoo yung sinasabi mo, hindi malicious yung sinasabi mo, wala kang intention na siraan yung pagkatao, yung reputasyon ng isang tao. Right po yan, if you defend yourself. But sila, yung mag-complaint laban sa'yo, right din nila yan, mag-file ang kaso laban sa'yo. Klaro? Yes. Attorney, yun pong sa NBI, for example, na i-file nila, automatic ba mapapunta siya sa court? Halimbawa, the word NBI, National Bureau of Investigation. Okay. Ibig sabihin, iimbestigahan lang ng NBI yan. Okay? Kung may basihan ba talaga. Okay? Assuming may basihan, the NBI will just recommend to the filing of the case. Ang mag-file ng kaso is the fiscal office of the prosecutor ang mag-file ng kaso. Tapos, doon, pag ang fiscal, minsan gagawa pa ng preliminary investigation ng fiscal, matagal ba yan? Pwede mong sagutin doon sa fiscal ya kung totoo ba talaga o hindi. O yung allegation nila, may basihan ba sa batas o wala. Assuming may basihan, ang fiscal ya mag-recommend for the issuance of the warrant of arrest at billable naman ang kaso. Ibig sabihin, yung NBI will only investigate the case kung totoo ba, may legal basis ba ang mag-file ng kaso. Kung wala okay? naman pong legal basis, halimbawa, kung hindi naman po talaga you have the right to defend yourself. Right mo talaga yan na depensahan ang sarili mo. So, right din nila na mag-file ng kaso. Ibig sabihin, karapata nila yung mag-file ng kaso, karapata na mo din na depensahan ang sarili mo. May tinatawag na presumption of innocence. Unless proven guilty, you are presumed innocent. Ibig sabihin, yung nagreklamo laban sa'yo, sila ang may tinatawag na obligasyon na patunayan sa court o patunayan sa NBI o sa fiscal's office, patunayan na may basihan yung reklamo laban sa'yo. Wala kang obligasyon na patunayan na innocent ka kasi you are presumed innocent. Claro? Thank you po, Attorney. Okay, thank you, Teacher Nina Ella from Cavite, right? Salamat. Tama? Yes po. Okay, thank you. Bye-bye. Next, sino pa ang susunod? Okay. Susunod, si sino pa? Nakamute. So, huwag nyo i-mute para at least marinig ko yung sasabihin nyo. Okay. Anton. Okay na po. Okay, si ito? Si? Wala. Edu? Hello po. Oh yes, anong problema? Sir, tanong ko lang po kung legal po ba yung paluwagan online, sir? Paluwagan online. So, anong company yan? Wala pong pangalan, sir.
Wala pong pangalan, attorney. Mag-mute nyo lang muna sa inyo isa-isa kasi hindi pwede magsabay-sabay. Para mas malinaw, unahin mo natin si Edo, okay? Then after that, kayo naman, okay? Anong tanong mo? Anong company yan? Papakaswan po kasi ako ng cyber libel kasi po ipinost po namin yung babae po na ano na handler po nung paluwagan namin. Eh, naging pandemic po kasi kasali po talaga kami ron kasi eh ngayon po, pandemic, wala na po kaming panghulog. Pero may nahulog na po kami sa kanya, almost 21,000 po. So ano bang pinost mo? Ano bang pinost mo sa Facebook? Yung ano lang po namin, yung usapan lang po namin na puro pagmamakaawa po na hinihingi po namin yung pera na ibalik kasi po may sakit po kaming mag-asawa, may tama po ako sa ano sa bato sa abdo. Ilang na po ako na-admit. Puro pagmamakaawa po yung inaano namin sa kanya na ibalik na lang po yung pera. Tapos, ano sabi nila? Eh, yun po, puro po. Masakit po yung mga sinasabi nila sa amin. Bobo, tanga. Tapos, wala daw po daw kaming patago. Eh, no refund po daw. Ano? No refund po daw. Tapos, kinaka-online. Tapos po. Tapos po, ayaw po nilang ibalik yung pera kahit po nasa hospital na po kami. May mga paluwagan kasi, kailangan natin malaman kung license ba yun or may is registered ba yan as a financial company. So, ipa-verify nyo yan. Pupunta kayo sa website ng SEC. May link doon kung saan ka pwede mag-monitor. May monitoring board yata yun or isang committee ng SEC to verify kung registered ba talaga yung paluwagan na yan. Kasi kung hindi registered yan, ang masakit po illegal yung paluwagan na yan. And second, yung pag-post mo sa others, Facebook, opo. Right mo yan. It is your constitutional right of expression. Totoo naman yan na may utang kayo. Magkaawa ka. Ano bang problema kung i-post mo sa Facebook yung kung magpag-awa ka? That is your right of expression. Okay? Hindi yan libelous. Lalo na pag sinasabi mo, totoo yung sinasabi mo, hindi libelous yan. Ang libelous kung malicious yung pinagsasabi mo. Pero ang sinasabi mo doon, makaawa ka na ibalik yung pera kasi illegal naman yung paluwagan na yan, lalo na walang lisensya sa SEC, that is your right as a we are in a democratic country. Hindi naman pwede bawal tayo mag-post-post dyan, lalo na magtotoo yung pinagsasabi mo. So, hindi ka manimanda ng cyber libel dyan. Okay? Second, verify nyo muna kung yung pinagsasabi, yung paluwagan na yan is registered under the SEC as a financial company. Okay? Pero po, thank you. Bye-bye. Sino ang susunod? May susunod pa? Hello? Hello po. Oh, yes. Beth Corpus. Hello po, attorney. Do you know your location, Beth Corpus? Malaysia na, Malaysia po ako, attorney. You're in Malaysia now, tama? Apo, DH po. May tatanong lang po ako, attorney, regarding po doon sa ex ko, tsaka yung naging girlfriend po niya. Kasi hindi na po ako tinitigilan na nagpo-post po sila ng pangalan ko. Kabuuan po na pangalan ko, tsaka picture ko po. Ano ba, boyfriend mo? Ano sabi mo? Naging ex ko po yung lalaki. Ngayon po, nung nahuli ko po na sila rin naging yung babae. Naging ex, so ibig sabihin, dati mong boyfriend. Apo. Tapos nung naging asawa. Hindi po. Okay, tapos? Tapos nung nalaman ko po na sila, umexit na po ako, hindi na po ako nakipaghiwalay sa lalaki. Nag-block na lang po ako. Kaso okay, nga lang po, hindi na ako tinigilan po na pinupost nung babae. Ano ba pinupost niya? Ano po, yung parang takong po na babae, ganyan-ganyan, kung ano-ano po, lasinggera. Yung parang nakakasira po sa akin. And then itong nakahuli na po. Yung babae, saan ngayon? Naging girlfriend po nung lalaki ngayon po. Saan siya ngayon? Nasa Taiwan po. So, nag-post yung babae, nasa Taiwan siya? Apo. Tapos yung ikaw? Lalaki po, nasa Pilipinas po yung lalaki. Pinost din po ako nung lalaki. Ewan ko lang kung yung lalaki ang nag-post o yung babae kasi dalawa po siya ang may hawak ng account po na yun.
Tapos ang sinabi po niya doon, minention po yung kabuuan na pangalan ko po in real name. Tapos sinabi po niya na nga, hindi daw po ako matinong babae, parang malandi po, Makate, ganun po. So that is klarong-klarong libelous yun. So, in libel case kasi, kailangan mo kasi, maghinig po kayo ha, lalo na yung mga lalo na yung mahilig sa Facebook, sa YouTube, yung libel kasi, may issue dyan about jurisdiction. Ibig sabihin jurisdiction, kailangan ang accused, kung gusto ka mag-file ang kaso dito sa Pilipinas, siguraduhin mo na nung nag-post siya dyan, nasa Pilipinas siya. Kasi kung nasa abroad siya, walang jurisdiction ang Pilipinas na mag-prosecute ng kaso ng cyber libel pag wala ka naman sa Pilipinas. For example, nasa Malaysia ka, nag-post ka sa Malaysia, tapos pwede ka bang idemanda dito sa Pilipinas? No, hindi. Kasi one of the requirement ng criminal law, the crime must be committed within the Philippines, not outside the Philippines, as a general rule. Of course, may mga exception dyan. But of course, ang cyber libel, in the end, one of the exception. So, ibig sabihin, in cyber libel, kailangan the accused must be in the Philippines. Okay? Must be in the Philippines. Okay, second. Yung sa Pilipinas po, attorney. Okay, so, ibig sabihin, may jurisdiction ng Pilipinas to file a case against your ex-boyfriend. Okay, lalo na nandito siya sa Pilipinas. Kailangan mo lang, napumunta ka dito sa Pilipinas para mag-file ng kaso ng cyber libel. Second, kasi pinapahiya ka niya, sisiraan yung pangalan mo, pwede ka din ba mag-demanda ng VAWC, violation against women's rights, on the ground of psychological abuse, on the ground of emotional abuse. So, kailangan mo lang ipapatunayan that mayroon kayong romantic relationship. Kasi kung wala namang proof na boyfriend mo siya, pwede ma-dismiss ang kaso na VAWC. Don't forget sa ating mga followers, yung VAWC kasi, kailangan kung ikaw babae, mag-file ka ng kaso laban sa boyfriend mo, laban sa ex-husband mo or ex-boyfriend mo, siguraduhin mo na may proof ka na may romantic or sexual relationship kayo. Because if you have no romantic or sexual relationship, ma-dismiss ang kaso. Kasi one of the element of VAWC is the accused and the complainant must have romantic or sexual relationship. So in this case, pag bawsi, bet, kung bawsi ang ipafile mo, siguraduhin mo, bet, na may romantic or sexual relationship kayo. Pag assuming wala, wala kang mapapatunayan na may relasyon tayo kayo, okay, baka i-deny ka ng lalaki na yan na wala kang relasyon, assuming lang, i-deny ka, dahil wala ka namang evidence. Pwede ka pa yung suppose po, attorney, nandun, naka-declare po doon na naging kami. Ano? Doon po sa post ko nung lalaki, sir, attorney, naka-post po doon na kami. Pero hindi po niya ako ginusto kasi nga daw po lalakero ako. So ganun, so may admission na you have romantic or relationship. So pasok doon ang bawsi. Aside sa bawsi, of course, pasok doon kahit na hindi mapapatunayan na may romantic relationship kayo, pasok doon yung tinatawag na libel kasi in the very first place, pinapahiya ka niya, sinisiraan ang pangalan mo, and very clear na sinasabi niya ng mga ano, makatib, lalakiro, ano pa yung mga pinagsasabi doon, clearly that is libelous because that is malicious. Okay? Last question na lang po, attorney. Gamit ko po kasi yung Facebook niya, pero hindi, never ko siya ginawa. Ngayon po, chat po ng chat ng babae doon. So, ang ginawa ko, nag-change po ako ng picture, nag-post po ako ng picture. And then, yun po yung nilalaban niya, pero wala pa akong ginawa na ikakapahiya po nung lalaki doon. So, may kaso po ba ako doon? Anong problema? Yung Facebook po nung lalaki, nabubuksan ko po, attorney. Ngayon po, dahil po binubuksan ko siya, nababasa ko po yung chat ng babae against po sa akin. Kasi alam po niya, okay, nahawak ko po yung ang Facebook libel nung lalaki. Ngayon po, dahil po hindi pa ako tinitigilan. Kinigam muna ha. Ang libel, kailangan nakapublish. Ito kasi, nakita mo ang mga private conversation nila kasi nakuha mo yung password ng lalaki. So, ibig sabihin, hindi yan nakapublish. Okay? Illegally, nakita mo yung mga conversation nila. So, pag illegal yung evidence na pagkuha, it is not admissible as evidence. Hindi mo pwede magamit na evidence yun. Kasi, in the very first place, illegal yung pagkuha mo sa evidence. Second,
Second reason for this is pwede ka bang madimanda ng hacking, okay, under cyber crime law. Kasi bakit mo nakuha yung password? Bakit mo na-open yung kanyang Facebook na hindi naman sa'yo yan? So, mas maganda, huwag mo nang intindihin yun. Ang intindihin mo, ma-prove mo na may romantic relationship kayo. And second, yung mga pinagsasabi niya, siya yun. And third, libelous yung pinagsasabi niya. Focus ka lang doon kung gusto mong manalo sa kaso. Pero huwag mo nang isabihin yung mga nakuha mo na message using the hack Facebook account. Kasi hindi po, baka... Attorney, nag-post po kasi ako ng picture ng lalaki doon na parang magpapakita na hindi ako yung humahawak doon kundi yung lalaki. Parang ililigaw ako ko lang po sana ang isip ng babae. Kaso po, yun na po yung nag-set na po yung post. Kung baga, ipinost ko yung picture ng lalaki na magpapatunay na yung lalaki sana ang may hawak noon. Kaso siguro po nag-chat sila kayo, nahuli ako. Pero yun lang po yung ginawa ko. Wala naman akong ginawa na ikakapahiya nung may ari. Pero the mere fact na yung account na hindi naman sa'yo yan, yun baga may magka-problema ka. Focus ka lang muna yung sinasabi ko sa'yo, ha? Okay, Miss Beth Corpus, thank you from Malaysia. Thank you po. Okay, sinong sasunod? Yes, hello. Attorney. Sino to? Si Antonio Roderick. Roderick, okay? Mr. Roderick. Yes, good afternoon, Tony. Mr. Roderick. Roderick, anong pangalan mo? Manegdeg. Roderick. Manegdeg. Yes, oh, yes. Do you know your location, Roderick? From Sanchez Miracle. Sanchez Miracle, Cagayan, Attorney. Ano na? Sanchez Miracle, Cagayan Valley, Attorney. Cagayan. So you are in Cagayan Valley right now, tama? Yes, Attorney. Oh, so anong problema natin? Ganito po yan, Attorney. Last July 31, sinerve po ako ng search warrant for violation of RA 10591. Okay, tapos ang nakalagay po sa search warrant, RA 10, Attorney, okay. Is 10591. Okay, tapos yes, Attorney. Then, Attorney, ang nakalagay po sa seize and confiscate default the illegal possession of firearms, tama? Yes, Attorney, correct, Attorney. May barrel ka then, na. Then ang nakalagay po sa sir, Attorney? May nakuha bang barrel sa bahay ninyo? Wala, Attorney. Ang nakalagay po sa search and seizure order, Attorney, ay isang 1-unit unknown caliber pistol at saka number 2 is different kind of ammunition. Okay. Then ang nangyari po, Attorney, after the seize and seizure, wala po silang nakuha kahit isa. Kasi yun po yung katotohanan. Wala naman po talaga akong tinatago, tapos, Attorney. Then, ang nangyari, Attorney, since mahilig po ako sa airgun, mahilig po, yun po yung hobby ko, yung airgun po, Attorney. Okay. Meron po akong nabili, Attorney, sa Strong Hand na Umarex airgun worth 45,000, Attorney. Okay. Then, kinuha po nila, kinumpiscate po nila yung mga yon, Attorney. And then, they file a case against me for RA 10591, Attorney. On the ground? Anong basihan nila? Anong barrel ang kinuha nila? On the yung airgun, Attorney. Airgun po. Airgun lang? So, opo, yes, Attorney. So, sigurado ka na dinimanda ka because of that airgun or dinimanda ka o dahil may ibang barrel dyan? Wala, Attorney. Nakalagay po na sa... Dispisable ang kaso. Yes, Attorney. Dispisable okay. Yan kasi airgun naman yan. But tingnan natin kung airgun ba talaga yan. Baka airgun yan that convertible into .22 caliber. Pwede din yan. Bali, ang ganito po yung acknowledgement receipt nung kinuha po nila yung mga yun, Attorney, is... Sigurado ka ba talaga na airgun yan? Kasi may mga aircraft na pwedeng ma-convert into a .22 caliber. Di ba? May mga ganyan? Yes, Attorney. Yes, Attorney. Oh. So, pag ganyan, pwede ka madimanda ng 10591. Wala, Attorney. Airgun lang talaga, kung sa Bisaya pa, ang tawag doon, dibomba. Yan, ano mo, dibomba? Hangin yes, ang lagay na, di ba? Yes, Attorney. Hunting ng mga daga, pang-hunting yes. ng mga ibon. Yes, Attorney. Pest control. So, diba, yes, Attorney. Oh. Another is may laro yan eh. May tinatawag na air gun. Airsoft. Airsoft. Parang gano'n, di ba? Yes.
Yes, attorney. Air, yes, air gun, hindi yan kailangan air. Hindi yan covered under 10591 as a general rule except yung mga convertible. So yes, kung hindi banda kanila ng 10591, ang gagawin mo, mag-file ka ng motion to dismiss or motion to quash on the ground na failure to comply the elements of the law. Okay, attorney. Thank you, attorney, for that. Bago ka mag-file, bago mag-arraignment, kung may abogado ka dyan sa Cagayan, kailangan mag-file muna ng tinatawag na motion to quash on the ground that failure to establish the elements of the crime. Okay? Okay, thank attorney. You, Roderick. Thank you, Mane, attorney. From okay, Cagayan. Okay, sino sa sunod? Dala? Si Antonio Tapia. Antonio Tapia, silent po kayo. Hindi kita marinig. Paki-unmute po kuha natin dyan. Hi, good morning, attorney. Oh yes, I mean, know your location, Antonio Tapia. Nasa Cavite, attorney. Oh, Cavite. So, anong problema natin, Mr. Antonio? Regarding po dun sa employment ko, attorney. Employment? Oh, bakit? Anong nangyari sa employment mo? Kasi, nag-resign po ako January 2020. Okay. Inayon po nila ako May 2010. Pero ang okay. Binilang po, tinanggal po yung provisionary period ko November 2010 to January po yung kinonsider nila. 9 years sa and... Huwag mo sagihin yung facts. Gusto ko lang ilang buwan yan. Ilang buwan? 9 years and 3 months. So total of 9.5. Ang tanong ko, attorney, yung provisionary period ba ay hindi considered as regular yun, attorney? Yung contract na pinirmahan ninyo, ano bang kontrata diyon? Provisionary employee ka lang? The attorney, hinire nila ako May 2010. May 2010. Ako, so, ilang taon na? Yeah. Dapat po 9.8 years na ako nung mula yung nung provisionary employee, normally 6 years lang 'yan. 9 years 6 and months, 6 months lang 'yan. Normally 6 months lang 'yan. Opo. Then mag-convert 'yan into a regular employee after 6 months, you are still hina-hire ka pa rin nila, ibig sabihin, you are qualified. You are qualified for the requirements of the position. So, yung yung provisionary ko, attorney, dapat considered as regular yun kasi Tapos 10 years ka na nagtrabaho dyan, tapos provisionary ka pa rin. Diba? Hindi po, na-regular na po ako, attorney, nung November. Oh, regular ka pala eh. Tapos? Tapos nag-resign ako, binayaran lang po kasi sa akin, attorney, is 9.5. Should be 10 years na ako in service, attorney. Kung may sama yung provisionary period ko. Okay, tapos? Eh, yun nga, ang hinahabol ko kasi doon, attorney, bakit 9.5 considers as 5 years lang yung one half lang sa binayaran sa akin. Ang gagawin mo, ito lang gagawin natin, ha? So, first thing na gagawin mo, pupunta ka sa NLRC. Okay? You go to the NLRC. Okay. Tapos, may form doon, fill upan mo, pwede ka mag-file ang kaso, unfair labor practice. Mm-hmm. Sige po, attorney. Okay. Yan po, papayin po, attorney. So, sino pa sa sunod? Thanks, Antonio Tapia, thank you, from Cavite. Ngayon pa, wala na? Okay. Marami pa dito. So, Roderick, what is this? I think tapos na si Roderick. Si Ann. Ann? Yes po. Yes, may know your location, Ann? Hi, attorney. Yes, hello. May know your location? Singapore po. Singapore. Oh, anong problema natin? Attorney, may tatanong po pala ako. Yung sa lupa po kasi ng tatay ko. Nakatanggap po siya ng prenda nung 20 years ago. Ang nagsangla po yung babae. Who is that pero girl? Po? Sino po yung babae na yun? Mag-asawa sila, attorney. Tapos yung ang may-ari talaga ng lupa is mana ng ng lalaki. Ang nagsangla yung babae. Ikaw? Tapos ikaw, sino ka ba doon? Na relasyon mo sa... Sino ka ba? Ang tatay
Ang tatay ko po kasi ang tenant doon. Tenant po yung tatay ko. Tapos okay. Yung prenda nila sa tatay ko. Tapos ngayon, kinasuhan nila yung tatay ko. Kasi daw, sabi nila, hindi na nag-share sa lupa yung tatay ko. Which anong is, kaso? Naprenda naman. Anong naprenda kinasa? Naman. Kakasuhan daw nila po kung hindi isusurrender ng tatay ko yung lupa. So kasi siya doon. Wala pa naman eh. Wala pa naman eh. Let them file a case kasi the very person... Ayun, binigyan kami ng may attorney sila. Binigyan kami 10 days para i-vacate yung yung lupa. May agricultural ba yan? Lupa? Tapos binigyan lang nila kami ng 10 days kasi nabuk po daw yung sangga-nanay nila. Makinig ka muna. Agricultural ba yung lupa? Hello po? Agricultural ba yung lupa? Po? Mana po ng lalaki. Pero may mag-asawa po sila. Yung babae ang nagsangay. Hindi siya makinig. So next natin na pag-usapan ha. Lakasan mo muna yung microphone mo. Okay? Sino ang susunod? Sino pa susunod dito? Si Be? Next? Pasensya, Anne, unahin mo natin si iPhone ha. Sino to si iPhone? So iPhone. Kaya wala. Hindi na wala si iPhone. iPhone ang pangalan niya nakalagay dito sa Zoom. Nabasa ko. Ang pangalan daw niya is iPhone. So I think wala pa. Oh, sino susunod? Oh, ito. Sino to? Si iPhone. iPhone? Yes po. Hindi kita iPhone. Oh yeah. Sorry. So, May I know your location? Cubao, Quezon City po. Oh, anong problema natin? Kasi po, yung case po ng mother ko, may small business po kasi siya sa may Paumbong, Bulacan. Okay, so, last year po kasi, meron pong road widening project si government. So, included po kasi yung property na yon ng road widening. Pero hindi po sa amin talaga yung property. Do may ano po kami doon, legal. Para upo pa lang kayo. Upo pa lang kayo doon? Or hindi sa inyo yung property? Hindi po. Sa grandparents ko po yun kasi originally. Then legal rights lang. Legal rights lang po. May titulo ba kayo sa lupa? Wala po. Legal rights lang po. Tapos, ano bang issue? And then ngayon po kasi, nung nagka-road widening po, ngayon pong last mga few months back po, nagkaroon po sila ng project po na gagawin po ang plant box yung mga tinamaan po na space doon. Tapos po, last month lang po, nagkaroon po sila ng project po, gagawin pong stall yung mga space po, tapos magbabawas pa po sila ng space. So yung mga bahay po doon, giniba po nila ngayon. Tapos? Pati din po, tapos po, ang question ko po, if paano po yung ganong situation namin, especially ngayong pandemic, wala po rin kasing lahat means na magkaroon or magpatayo ng bagong bahay or bagong negosyo. Kasi almost natira okay, lang po dun sa itong... Road widening kasi, nakalagay po sa ating salikang patas yan ha, yung road widening, kahit anong private property yan, pwedeng kunin ng government yan. Mm-mm. Okay? For public use but upon payment of just compensation. So ang tanong dito, sino ba ang may karapatan ng just compensation? Mm-mm. Normally, ang may karapatan over sa just compensation na bayaran ng government, yung may-ari ng property. If wala ka naman may-ari, hindi naman sa inyo yung property, bakit kayo bayaran ng government? Ganun lang yun eh. Mm-mm. So very clear yan. Okay? No private property shall be taken for public use without payment of just compensation. So, mm-hmm. may just compensation, but one of the requirement, kailangan, ikaw ang owner ng property. Kung example, hindi ka naman owner dyan, ginamit mo lang yung property, tapos gusto ka bang magpapayad na hindi ka naman owner ng property. Mm-hmm. So, yun ang sabi ng government. So, minsan, normally, hindi talaga nag-buy ng government dyan. So, uh-oh. Kung gusto niyo na bigyan kayo ng ibang bahay, mga relocation site, depende yan sa mga program ng mga local governments. So, dun kayo makipag-coordinate dyan, ha? Okay. Paano po yun? Kasi ngayon po kasi diba? pandemic po, di ba? So okay. Yung mostly po tinaman po kasi, yung iba po kasi wala na natirang bahay. So kasi wala naman po kasi so, din sila.
What is your legal question? Kasi nga po, parang wala po bang parang at least allotted na time, especially ngayong pandemic na i-stop muna yung... You can only request, especially na wala ka talaga ng protection sa lupa na yan kasi hindi naman talaga sa inyo ang lupa. Hindi nga nangangalan sa inyo, hindi nakatitulo sa inyo yan. So, you can request, lalo na ngayong pandemic, walang problema yan. Right mo yan to request. Mm-hmm. Pero you cannot demand. Ha? Mm-hmm. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, sino pa susunod dito? Maris, that's your, okay. Oh, Ann? Oh, malino na? Sorry. So, wala akong signal kanina. Ayan, okay na? Malino na? Apo. Oh, so anong tanong natin? Agricultural po yung lupa. Sagingan po yun. Okay. Agricultural ang lupa. So ibig sabihin, kasi the property is... Sagingan po yung lupa na tanggap ng tatay na Prenda 20 years ago. Dati po, may isan po yun. Tapos, ginawang sagingan ng tatay ko. Naiprinda nga po ng babae. Pero ang may-ari talaga is ang lalaki kasi mana niya sa tatay niya. Hindi ka makarinig. Can you hear me, Ana? Can you hear me? Opo, maririnig kita. Makinig ka muna sa akin bago ko magsalita. Okay? May know the location of the property? Mindanao po, North Cotabato. North Cotabato. So, sino naka-occupy ng property doon ngayon? Tatay ko po. So, ang gagawin mo, kasi may issue about property, and second is an agricultural land, and third, yung tatay mo is a tenant, pwede kayong pupunta sa legal department ng Department of Agrarian Reform. Okay? So, doon mo sabihin yung mga dapat mong sabihin and you will be protected by the Department of Agrarian Reform. Okay? Opo. Ang binigyan, may papel po. Next, si Mona Lisa. Mona Lisa? Mona Lisa. Hindi siya narinig. O Maris Acero? Maris Acero. Okay, tapos na. So, for free legal advice, this is Attorney Mark Christopher Tolentino. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag through Viber or through WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Hi, Attorney. Or, okay, mamaya na tayo magsalita. Oh. Pakinig ka muna ha. Sana tayo. Then please like me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Okay, Mona Lisa. Can you hear me, Mona Lisa? Mona Lisa. Ang ganda pangalan mo, Mona Lisa. Pero hindi ka makinig. Okay? Can you hear me, Mona Lisa? Can you hear me? Ay, hindi siya harinig. Okay, magbasa naman tayo ng mga comments. Yes po, Attorney Mayong. Oh, Mayong hapon. Taga saan ka? Taga saan ka, Mona Lisa? Taga saan ka? Ay, pasensya, hindi ka naman. Okay, magbasa muna tayo ng mga kuan. Paano ko ba yung lupa na naiwan ng asawa mo? Ano? May no location? Hindi talaga marinig si Mona Lisa. Okay, pasensya na Mona Lisa, ha? Okay. Attorney, ask ko lang po, how many hearing po ba yung case ng 9262? Hindi ko po masagot yan. Depende yan. Ha? Depende yan ng chance. Okay, I think may mga gusto na magsalita. Wala. Okay. So, ang court kasi depende yan. So, minsan... Matagal, minsan mabilis lang. So, depende kung ilang evidence yung i-presentin nyo. Parang ganun. Okay, Creamy Bueno. Lynn Dasala. Okay, good morning po, attorney. Ask, naka-file na po ba ang annulment tapos nakita ako ni ex na may BF na? Pwede na po ba niya ako kasuhan? Paano ka magkasuha? Paano ka magkasuha? Ano? Yes. Kung hindi pa pending pa yung annulment mo, pwede. Okay? Because actually pag
technically, yung asawa mo is still your husband until na ma-annulled yung kasal niyo. Habang hindi pa annulled, kasal pa kayo. So, pwede pa rin kang madimanda ng adultery. Okay? Hiram Palomeno. Maris Acero. Maris Acero. So, any question, Mr. Acero? O, wala si Hiram. Hiram? What's this? Hiram? Hiram? Hello, Hiram Palomeno. Ay, wala. Maris Acero? Maris Acero? So, wala. Okay, magbasa muna tayo ng mga comment. By the way, kung if you want to be part of this case, please click me sa taas lang and for free legal advice. You can handle rape case. I can handle naman. Wala nang problema yan. Depende po sa facts ng kaso, okay? If you have any question, just call the number and we can talk one-on-one through Zoom. Pwede pag-usapan natin yung kaso about rape case. Okay? Rosalito Tapang Jr. Wow, my idol and I salute you, Attorney Mark Tolentino. God bless you. Hope you will continue to help and give legal advice to those people can afford. Keep safe and always attorney. Okay, thank you. Rosalito Tapang. Maris Acero? Hello, Maris Acero? Maris? Ayun na. Motion to quash. Ano pong kadugtong nyo? Okay, motion to quash, ibig sabihin ng motion to quash, na is actually a motion to dismiss. Okay? Okay. Xiao Si. Xiao Si, attorney. Hello, Acero. May isa pa, si Avemen. Avemen, okay. Idol, attorney, idol ko po kayo. Sana matuunan ng pansin ng ex-husband ko na hindi na sustento actually bearing na po kami. Since anak ko po ang sabi sa akin, huwag na pakulong, allowance lang daw. So, ibig sabihin, we can allowance ng asawa mo. Walang problema. You can ask for allowance ng asawa mo. Aven Mendoza? Aven? Ay, wala. Hindi na salita si Aven. Dito tayo. Ano daw yung kwenta sa to? Okay? Dami ng suot dito. Okay? Si Fred Manuke. Ano daw yung kwentas na sa... nagamit ko cellphone po ba yun? Hindi po cellphone to. Para itong kuwan daw. Para mawala yung mga virus sa paligid. Saltin mo daw to. I don't know if it's may, I don't know if tama ba yung scientific explanation about that. In fact, marami na sa salt dito, mga kabinete, mga doktor, I don't know kung effective ba talaga to. But binigay sa akin, yung sinuot natin. Okay? Good morning po, attorney. Ask ko lang kung magdidemanda po regarding po sa lupa na nakuha po ng kapitbahay namin. 25 square meters. Okay? Kami po nag-ubay ng amilyar. Pag lupa ang pinag-uusapan, kapitbahay lang. Mas maganda, pupunta muna kayo sa barangay. Okay? Pag-usapan nyo muna yan. Baka kaya nyo magkaayos mga magkapitbahay. Okay? Juanito Ando, Attorney Mark, gandang tanghali po. Ano po bang gagawin ko na buno na po ng brother ko ng sustensya niya sa Manila City Jail? Nadalit siya, tapos po ang problema yung release order. Ito. Order po na ibaba sa BGMP Manila. 1 month na po ang sobra. Sobra sa sustensya niya. Ano po ba ang gagawin? So I think you need to go to a lawyer. Pagkatapos yung mga record ng brother mo, kailangan mong kunin yan para at least ma-verify kung exceed na yung sentensya para at least makaalis na siya sa kulungan, makalabas na sa kulungan and makalaya na siya. Sol Mendoza Malyari, attorney helping my sister. May boyfriend siya dito sa Pinas. Gumastos siya ng malaking halaga dahil binili niya yung bahay ng ate ni boyfriend. Na si boyfriend pa rin ang tumira sa bahay ngayon. Sure, tinaman ni boyfriend, ha? Sana to.
Ngayon, nakikipaghiwalay na si sister kay boyfriend dahil may binabahay si boyfriend. Oh, sa mismong bahay na bilhin niya. Paano po ba hahabulin yung panloloko ni boyfriend? Okay, panloloko. Ibig sabihin, ito makinausapan to. Si girlfriend, binili niya yung bahay ng ate ni boyfriend. But ang nakatira sa bahay na yan, si boyfriend. Nagdala ng ibang babae. So, paano daw palayasin yon? So, kung nabili na, we need to know kung paano nalipat yung property. Nalipat ba ni girlfriend yung property? Pag nalipat, okay, paalisin mo yan. Okay, pwede mo paalisin. Ejectment yung boyfriend para mawala dyan. Wala na dyan. Second, so ejectment, criminal case. Pwede mo inimanda criminal case, boyfriend lang naman eh. Hindi naman asawa. Pwede mo inimanda, Bausi, Republic Act 9262, psychological abuse, emotional abuse, pwede mo inimanda yan. Okay, may mga iba pang tanong? I think wala na. Pagod na din si Attorney Mark, si Kuya Mark, pagod na. So maybe by Monday, I'll try to answer also your question. And this coming Saturday, I'll give free legal advice in Bisaya sa RMN DXBC Butuan. Naka-live din po yan dito po sa page po natin. Yung 9 o'clock ng umaga sa Saturday, I'll give free legal advice. But hindi naman Tagalog, Bisaya naman yon. So gawin natin Bisaya ang batas. Okay? But now, I need to speak Tagalog kasi marami pong nakaintindi ng Tagalog and malalaman po ng mga followers po natin. Okay, thank you po. By the way, please subscribe po sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTorrentinoLawBlog and sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTorrentinoLaw. Thank you.